Hi guys! Welcome back sa aking YouTube channel. I'm Reggie Padulina. Sa video ito guys, ipag-uusapan natin ang isang request ng ating commenter, ayan, na si Richard Despinweba. Ayan. At ilalagay natin sa screen yung kanyang tanong. Kuis, ano po yung 7 priority of dining? Ayan yung ating sasagutin ngayon sa ating vlog na ito. So, bago natin pag-umpisahan, ay kumusta kayo? At sana na sa maayos kayong kalagayan, medyo mapagod man ang ating duty, pero tuloy-tuloy lang para sa ekonomiya, ayan. Para sa ating pamilya, para may panggastos siyempre tayo, at meron tayong pang allowance pang araw-araw, no? So yun, kung bago ka pa lang sa aking channel at gusto mo yung ganitong content about sa trabaho, sa fast food chain, ay maaari bang humingi ng isang subscribe para lagi kang updated sa ating mga ilalabas na video. So yun, huwag natin ito patagalin at umpisahan natin. Ano nga ba ang 7 gifts priority of dining? Ayan. So number 1, listen and empathize. Yan yung number 1. Number 2, say thank you. Number 3, apologize. At number 4, resolve the problem immediately. Ayan yung kailangan natin. Kailangan natin i-resolve kagad ang problema kung may complaint man na customer. Ayan, immediately natin ma-resolve yan. Number 5, offer atonement. Ayan. Number 6, do follow up. Ayan, lagi tayong pa-follow up kapag mayroon nag-follow up sa atin. So, Number 7, prevent reoccurrence of the same mistake. Ayan. Yan yung pitong priority of dining. Kaya tandaan nyo yan mga dining. Then meron pa tayong nagtatanong din na ano ba yung mga standard sa pagiging dining crew. Ayan. Yan yung mga pwede natin sagutin sa ngayon at dagdag natin yan. Ano nga ba yung mga standard na dapat gawin natin sa dining area. Yan guys, mayroon naman yung mga guide. For example, sa rice, kung ikaw ay sa rice person or server ka, may holding time po ang rice po natin. Ang rice po natin ay 1 hour ang holding time. Pag after 1 hour na, yan po ay dinidispose na kasi pwede yung mapanis. Tapos soup, ayan, 30 minutes. Pinapalitan natin yan every 30 minutes kung hindi po maubos yung soup. Ayan. Didispose natin yan, then papad natin ng soup. Then, huwag nyo rin kalimutan na hinuhugasan po yung lagay ng mga rice bucket. Ayan. Kasi minsan, may mga kasama tayong crew na yung rice bucket buong maghapon na, hindi malang hinuhugasan. Ang nangyayari, yung ilalim, napapanis. Kasi, ano eh, kumbaga, nai-refillan lang ng kitchen eh, hindi hinuhugasan dining. So, ganun ang nangyayari. Napapanis yung rice bucket, yung ilalim. Kaya yung ibang customer natin nagko-complain. Bakit daw may amoy yung rice? Or bakit parang panis yung kanin kahit na mainit pa? Kasi nga, hindi hinuhugasan yung ilalim. Kaya kayong mga dining, kung ikaw yung masanay sa dining, hugasan nyo po yan para maiwasan yung complain. Then, kung gusto nyo pa na mas maraming kaalaman, marami po tayong crew trainer dyan na nagtuturo kung ano ang mga standard sa buong dining kasi malawak po ang dining area, malawak ang ginagalawan or marami pong standard na kinakabisado dyan. Katulad na lamang ng buzzer, rice person, soup person, dispatcher, ayan. Kasi yung buong dining area na yan, iniikutan yan. So may mga crew trainer tayo dyan na magtuturo sa inyo kung sakaling kayo ma-hire bilang isang service crew as a dining crew. Ayan. So sana ay nakatulong itong video na to at kung nakatulong ito ay maaari bang i-like mo at i-subscribe na rin ako para lagi kang updated sa ating susunod na video. Thank you for watching guys. God bless.